The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord has commanded him and took his wife into his home. Ahaz is an evil person, an evil priest, an evil king. He know himself. But as you have heard in the first reading, he never tempted God. He know he will never win against God. And that what we call self-awareness. Self-awareness. Are we aware of our strength and weaknesses, opportunities and threats? We all know this. We have our own SWOT in life. SWOT. Strength, weaknesses, opportunities and threats. Regardless how evil you are, there is still something good in your heart. Yesterday, we talked about the love of God that cannot be prevented by sin. But we have to accept that sin can make us callous. Kumakapal ang kalyo ng ating mga mukha at konsensya kapag tayo nagkakasala. Ang simpleng halimbawa ng kasalanan ay ang pagiinom ng alak. Pag ikaw ay nagiinom, nagmamanhid ang iyong katawan, nagmamanhid ang iyong mukha, lumalabo ang iyong pag-iisip, lumalakas ang boses, kunwari tumatapang, pero bumabagal. Yan ang problema ng kasalanan. Hindi nababawasan ng pagmamahal, pero pag ikaw ay lasing, hindi mo na ito nararamdaman. Ang hamon sa ikatlong araw ng Misa de Aguinaldo ay tanungin ng ating mga sarili, ano yung mga bagay na nagdudulot sa akin ng pagkamanhid? What is the gospel trying to tell us? My dear friends, my brothers and sisters, shaming your family, talking about what is wrong, telling people about the defects of your own family will never do good in you and in your family. Stephen Covey have said this, "If you want to kill a tree, hack the roots, not the leaves." Kung gusto mong patayin ang isang puno,
tagpasin mo ang ugat, hindi ang dahon. You have to understand this, that talking evil about our family is killing the tree that includes you, not only the people you hate in your family. Mga minamahal na mga kapatid, when I got sick, still recuperating, three things I learned. Number one, there are really people who cares for me more than I care for myself. Sadyang may mga taong may malasakit sa iyo higit sa pagmamalasakit mo sa iyong sarili. Second, I have to continue to care for myself. Third, this is a fact that there are people who do not care. Now, let's put that in context about people complaining about your family. There are people, your enemies, are happy knowing that you have problems in your family. Keep that in mind. When you talk evil about your parents, your siblings, your wife, your husbands, your children, your enemies are happy about it. You are simply making other people happy by telling them that you have problems. Second, your friends hate it. Your friends hate it because you don't care for your family. And the fact is, the rest of the world do not care. The rest of the world do not care. So, I am warning those wives who gathered with their friends, and when you are talking about the defects of your husbands. May mga misis na ganun. Pag nag-umpukan, walang ginawa kundi pag-usapan ang depekto ng kanilang mga mister. Bumubuti ba kayo? Hello? Magandang pagtunan ng pansin yun. Ang panglalait nyo ba sa sarili nyo mga mister, sa kapwa nyo babae, nakakabuti ba sa inyo? Natutuwa kayo. Chismis yun eh. The same with the husbands. When husbands gathered, sometimes they talk about the defects of their own wives. Does it make you a better husband? No. No. You're shaming yourself. You're making yourselves among the chismosa. Hindi mo babae lang ang chismosa. May chismoso din, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, as Mother Teresa of Calcutta have said this, if you want to be happy, go home. Go home. Build your own family. Stop shaming your family before other people. Kaya yun ang sinabi. Totoo naman na ang babaeng kanyang tatanggapin ay nagdadalang tao na. Pero pinaliwanag at pinaalala sa kanya ng Diyos, walang idudulot na kabutihan ang panglalait, panghihiya ng sarili mong pamilya. Kung meron tayong babaguhin, sana sa darating na taon, ang alin? Ang bawasan ko o alisin ko ang pamumula sa kapintasan na sarili kong pamilya. Hello. Mahirap lunukin ang katotohanan ito. Pero ito ay isang katotohanan. Do you think your children will respect you?
Parents, if you are maligning each other in front of your children, kahit kailan, mga magulang, kung kayo ay magsisigawa sa harapan ng inyong mga anak, hindi kayo igagalang ng inyong mga anak at mararamdaman ninyo ang kawalan nila ng paggalang pag kayo ay mahina na ang tuhod. Kayo ang makakatikim ng pagtataas ng kalang boses kapag kayo ay mahina na. Sino ang nagturo sa kanila? Kayo. Kayo. Ang pagiging banal ay hindi nakukuha lamang sa dasal. Yan ay nagsisimula sa pagbabago ng kalooban. Hello. Huwag niyo akong tulugan. Baka kunin kayo ni Lord. Diba? Kasi ganyan tayo eh. Pag may naririnig tayong medyo masakit, tinutulugan natin. Nagbibingi-bingihan tayo. Pero yan ang katotohanan, hindi po ba? Inuulit po. Suriin natin ang ating mga sarili. Love begets love. Respect begets respect, but sin begets sin. My dear friends, my brothers and sisters, maraming nagkakasakit dahil sa sama ng loob. Maraming nagkakasakit dahil sa sama ng loob. Nahihirapan ng marami sa ating umuwi ng maaga sa bahay kasi ang pamilya ay hindi na isang lugar kung saan ako nakakakuha ng lakas ng loob. Yun ang problema. Father, ang aking mga anak palaging nasa labas. Ang sagot ko palagi ay, tanungin niyo po ang inyong mga sarili kung anong dahilan ng bakit sila palaging nasa labas. Alam niyo ba, na ang magkakapatid na magkakasundo ay hindi nag-iisip na sila'y mag-asawa. Bakit? Masayang-masaya sila sa buhay nila sa pamilya. Masayang-masaya sila. Pero maraming mga tao na kahit wala pa sa panahon, gusto na mag-asawa sa isang kadahilanan. Hindi dahil sila'y umiibig. Gusto nilang tumakas sa pait ng buhay sa sariling pamilya. Yan ang katotohanan. Suriin po natin ang paanyaya ng ikatlong araw ng Misa de Aguinaldo. Ay suriin natin ang ating pakikitungo sa isa't isa. Husbands like Saint Joseph, keep this in mind. Please. Please, hindi masama ang maging masaya. Pero hindi palaging tama ang pagiging masaya. Father, masama bang ako ay naghangad na maging masaya? Hindi. Pero ang kasayahang hinanap mo ay isang pagkakasala. May kasabihan tayo mga Pilipino, na halimbawa alam ng inyong mga kapitbahay na ikaw ay may kabit, mister, at naglalakad kayo ng inyong misis, anong kasabihan? Si misis ay naglalakad sa publiko na parang may tae sa ulo. You are shaming your wife by being unfaithful. And you are shaming your children by having children from other women. Kaya nga, palagi ko itong sinasabi sa mga kalalakihan, maging binata o may asawa, wag na wag niyong gagawing misis ang sino mang babae, o wag na wag niyong gagawing nanay ang sino mang babae, na hindi nyo pwedeng tawaging misis. Inuulit ko,
mga kalalakihan, wag na wag yung gagawin ito na gawing nanay ang sino mang babae na hindi nyo kayang tawaging Mrs. Father, ito po ang mga anak ko. At ito po ang nanay nila. Hindi niya masabing, ito po ang misis ko. Bakit? Hindi niya asawa. Sin cannot prevent God from loving us. But the problem with sin, it makes us callous. And makes us unable to feel the love of God. Let us put right what is wrong in our family. Let us begin by trying to give glory to each one of us. Inuulit ko, ang iyong mga kaaway ay masayang masaya kapag nilalait mo ang sarili mong pamilya at alam nilang kayo may problema. Ang iyong mga kaibigan ay malungkot na malungkot dahil hindi mo kayang mahalin ang sarili mong kamag-anak. Pangatlo, ang ibang tao sa mundo walang pakialam sa iyo. Pahabol lang. Ay, tama na, Father. Tama na. Lubusin na natin. Ano pa? Para sa mga misis na mga mister ay nagkasala. Mrs., walang idudulot na mabuti sa inyong pamilya na tuturuan ninyo ang inyong mga anak na magalit sa kanilang mga ama. Wives whose husbands committed a mistake, please don't instigate your children that they will hate their father. Walang idudulot na mabuti yan. Inuulit ko, ang unang araw, pinag-usapan natin, this is a season of grace. Yesterday, the love of God cannot be prevented by sin. Today, let us love ourselves by not sinning. In a simple way, let us love our family. Let us find ways to honor each other. Inuulit ko, ang inyong mga kaaway ay tuwang-tuwa na meron kayong problema sa bahay. Ang inyong mga kaibigan ay nalulungkot na sinisiraan nyo ang sarili nyong kapamilya. At ang buong mundo, maliban sa kanila, ay walang pakialam sa inyo. Love your family. If you want to be happy, go home. Build your family. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.